Ginugol ni Kay Sotto ang nakaraang dalawang araw sa pag-ensayo kasama ang mahigit sa 20 na iba pang free agents at NBA hopefuls sa Mavericks Training Center sa Dallas. Good news ang naturang workout ni Sotto dahil nakakuha ito ng isang passing grade. Nagmula ang naturang review ayon sa may-ari ng Mavericks na si Mark Cuban sa isang email na natanggap ni spin columnist Homer Saison. Mahusay daw ang naipakita ni Kay sa training camp, dagdag ni Saison. Ang 80% ng dalawang araw na aktibidad ay nakatuon sa mga scrimmages kung saan ang mga prospect ay namarkahan sa tatlong mahahalagang elemento sa basketball, ang shooting, dribbling at passing. Ang natitirang 20% ay inilaan sa skills breakdown at coachability na kinabibilangan ng paggrado ng basketball IQ at pagsubok sa pananatili ng mga prospect sa mga sitwasyon sa pagtatapos ng laro at iba pang mga paglalaro na iginuhit ng mga coach upang maisagawa nila. At para palakasin pa ang tsansang makapasok sa NBA, lalahok si Sotto sa iba pang minicamps upang mas lalo pang mahasa ang talento. Sasalang ang dating UAP Juniors MVP sa iba't ibang training camps upang makasama sa Summer League na isa sa mga daan para makapagpasiklab sa harap ng mga NBA coaches. Kinumpirma ito ng agent ni Sotto na si Tony Ronzo ng Wasserman Media Group. Una nang sumalang si Sotto sa minicamps ng Utah Jazz at ang katatapos na Dallas Mavericks. Dalawang minicamps pa ang inaasahang lalahukan ni Sotto. "We're escalating it quickly because we're trying to get him ready. And again, we're coming up soon to two more minicamps. We got continuous workouts, and we got summer league," ani Ronzo sa programang Power and Play. Matapos nito, ipagpapatuloy ni Sotto ang kanyang ensayo para paghandaan ang summer league. "It's all within the next month," dagdag ni Ronzo. Naniniwala si Ronzo sa talento ni Sotto, kaya't hindi malabong maabot na nito ang minimithing makapaglaro sa NBA. Hawak ni Sotto ang ilan sa mga katangian na maaaring maging armas nito sa pagpasok sa NBA. Una na ang tangkad nito.